siguradong matutuwa si Nathaniel sa lutong mo niya, Nay. Opo, Nay. Paborito niyo yung lahat, eh. Oh, mga anak, yung bang assignment ninyo, nagawa niyo na, ha? Opo, Nay. Tinapusok po lahat namin ni ate. Opo, Nay. Para wala na kaming iintindihin mamaya kung di makipaglaro at makipagkwentuhan kay Nathaniel. Very good, mga anak ko! Ay, Abner, halika na! Oh, dito na ako. Ba't di ka naka-uniforme? Nag-leave ako, mahal. Para kay Nathaniel. Oh, ready na lahat? Oh, halika na. Akin na ako na yan. Ako na magdadala niya. Kapatid mo, ha? Kompleto na, ha? Eh, dahin niyo ako. Sasama rin ako. Oh, ito pa. Punta, kasama ka rin lang. Yeah. Halika na. O, lahat? Oo. Sama ka, eh. Ay, dahil natin ito, Chief Silog. Hoy, huwag na magtipid tayo sa krudo, mahal. Halika na. Oh, ito na ang pagkain ng mga bata. Bigyan nyo na, ha? Ayoko nang maingay. Uy, kumain ka na lang. Bakit? Kasi si Ate Rita, kung nakikita niya may nakatingin sa kanya, nagagalit siya. Kaya kumain ka na lang dyan. Ate Rita ang pangalan niya? Oo. Siya ang pinakamasungit na bantay dito. Kaya mag-iingat ka. Siya ang mission ko. Kailangan kong malaman kung paano ko matutulungan si Ate Rita. Akin yan! Ano ba kayong dalawa? Kaaway sa pagkain? Kumain na kayo, ha? Sige, kain na! Uy! Sira ka ba? Anong gagawin mo? Hello po, Ate Rita. Ako nga po pala si... Ay, nako, boy. Wala akong pakialam kung sino ka. Bumalik ka na lang doon sa upuan mo at huwag mo kaming istorbohin dito. Inabantayan ko tong dalawang to. Bilis! Gusto ko lang naman pong makipagkaibigan sa inyo, Ate Rita. Alam ko naman po may kabutihan sa puso nyo kahit lagi po kayong nagagalit. Ano ba yung pinagsasabi mo? Pinapalabas mo ba na ako ang pinakamasungit dito? Ha? Yung bang ibig mong sabihin? Halika. Bumalik ka sa upuan mo. Ayan, may pagkain ka na, kumain ka, ha? Yan ang dapat. Teka, kilala kitang bata ka. Oo nga, ikaw yung epal. Ano pong epal? Epal na kumontra sa idol ko. Sino pong idol? Si AVL. Si AVL ang idol ko. Nako, ang kapal ng mukha mo, basus-basusin siya nung isang gabi. Akala mo naman may alam na sa mundo. Hindi ko naman po siya talaga gustong bastusin eh. Gusto ko lang pong ipaalam sa kanya na may maling epekto yung itinuturo niya sa mga tao. Ah, talaga naman pinaninindigan mo yan at sumasagot ka pa, ha? Ay, nako. Tara, halika. Ayaw mo kumain? Halika! Huwag ka muna kumain. May ipagagawa ko sa'yo. Halika dito. Bilis na mo maglakad. Ha, dito. Yan. Nakikita mo to? Linisin mo ang buong kubetang to. At dyan ka na rin mangaral sa inidoro. Pagkatapos sa pagkatapos, pumanik ka kagad sa second floor. At doon naman magdidiri ka ng halaman. Oh, sige na. Bilis. Bilisan mo ha. Ako nagigigil ako sa'yo. May gagawin ka pa. Mukhang mahihirapan po ako sa mission ko to. Ganda dito. Siguro si Nathaniel, ano? Eh? Apa! Ay, dapat naman. Ah. Oh, ay! Uy, Dimas! Tingatan mo naman. Si Dios. Mahal yan eh. Ano, handle eh. Ha? Meron palang stand sa ilalim. Tatay Abner! Ganda. Alam mo yung batang yan talaga. Ito ba lang? Dito. Teka lang magandang po. Magandang araw po. Ano po bang maitutulong ko sa inyo? Dadalawin lang po namin sana yung kapatid ko, si Nathaniel. Pasensya na kayo sa anak ko kasi excited makita si ano. Si Nathaniel po ba? Eh, kasi po kasama po sa patakaran namin dito, hindi po muna pwedeng dalawin ang bata sa unang buwan niya. Diba? Para hindi naman siya mahirapan mag-adjust.
Paano po ito pagkain? Baka mamaya mapanis ito eh. Ay, di akin na po. Ako na po mabibigay sa kanya. Ma'am, baka naman ho may ibang paraan. Andiyan ho ba yung supervisor niyo? Baka pwede makausap. Oo nga po. Sir, kasi ganun din naman po ang sasabihin niya sa inyo. Sige ho. Sige po. Ate Yudner! Sige po, ingat po kayo ha. Ginagawa mo rito, ha? Sino Tatay Abner po? Bawal mo sila makita. Bakit po? Bakit? Dahil sabi ko, yan ba ang sinasabi mong Tatay Abner mo na pinagmamalaki mo kay ABL? Wala siyang magagawang tulong sa'yo ngayon. At saka, bawal kang tumanggap ng regalo. Bakit po? Sabi ko nga eh, di ba? Kaya naman bumalik ka na sa trabaho mo. Bilis. Bilisan mo. Bagal-bagal. Bilisan mo na. Wendy! Wendy, tara-tara dali. Kahit tayong pansit. Welcome ka dito, ha? Ano mga anak, welcome sa dito, di ba? Po, alam mo, mahilig talaga sa manghel eh. Ikaw, naniniwala ka ba talaga sa manghel? Oo naman. Kahit di nyo kasama yung mga totoong magulang nyo, masaya pa rin naman, di ba? Kaya kapag hindi mo nahanap yung mga totoong magulang mo, dito ka na lang sa amin tumira. Para kapatid mo na kami at saka magulang mo na sila nanay at tatay. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba. Panginoon, sobrang miss na miss ko na po si Tatay Adner, si Nanay Beth, si Ate Hana, si Abby, pati na rin po si Tito Dimas. Miss na miss ko na po sila. Nay, bakit naman ganun? Hindi mo lang natin pwede makita si Nathaniel kahit sandali lang. Wala tayong magagawa, anak. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Gagawa ng paraan si Tatay. Isipin nyo na lang na para kay Nathaniel itong ginagawa natin, mga anak, ha? Eh, kung nakita niya tayo kanina, mas mahihirapan yung buong araw niya. Eh, mabuti nga tayo, oh. Buo, magkakasama tayo, hindi ba? Oh, si Nathaniel nga, oh, mag-isa doon nalulungkot. Eh, kaya nga po sana, nakita na natin siya kanina. Para hindi niya isipin na mag-isa lang siya doon. Ganito po pala ang ibig sabihin ng pamilya sa tao. Yung parang pag nahiwalay ka, malulungkot ka. Pero hindi mo alam kung bakit. Basta parang may kulang lang po. Panginoon, basa po ang mata ko. Ito po ba ang luha? Ito po ba ang ibig sabihin ng pag-iyak? Sabi nila Nanay Beth, naiiyak daw po ang mga tao kapag nakakaramdam ng sobrang lungkot o bigat sa dibdib. Yun po ang pakiramdam ko ngayon. Mas naiintindihan ko na po kung gaano kahalaga ang pamilya sa tao. Medyo nahihirapan lang po kasi ako ngayon. Pero alam ko naman pong may mission ako dito. Huwag na po kayong mag-alala. Lalakasan ko na lang po ang loob ko. Paano magawa ko po ang mission ko? Sige po. And ikaw ang nagturo ng tamang landasin. Marami
Maraming salamat sa tulong ninyo, Doktora Laxamana. Alam niyo po, hirap na rin kami makakuha ng donations at mga tulong eh. Buti na lang po itong center namin ang napili ninyo para maging parang beneficiary po ng feeding program ninyo. Gusto lang talaga namin makatulong sa abot ng aming makakaya. Naku, wala po kayong iintindihin. Dahil kami na po ang bahala pati po sa paghanda sa gagawing feeding program dito. Sige. At saka po, kukunin po namin lahat ng mga listahan ng mga bata po dito. Ay, sige, oo. Ibibigay namin sa inyo. Naku, maraming salamat, ha? Salamat din po sa inyo. Po. Thank you po. Dok, maraming salamat po talaga sa tulong ninyo. Naku, kaligayaan po namin ang makatulong sa mga bata. Ako, salamat po talaga. Mauna na kami. Ay, ihahatid ko po kayo sa mga. Dito po. Okay, po. Sige. Ayun na siya. Ay, magandang araw po. Ma'am, hindi ikaw ang kinakausap ko. Ate Rita, pasensya na po. Lilinisin ko po lahat ng kinalat ko. Meron lang po ako. Alam mo, ang dami tayong mong katwiran, ha? Nakita mo yung ginawa mo, makalat. Ha? Damputin mo, kaya kumuha ka ng walis, tsaka dustpan, ibalik mo sa basurahan. Ganun lang yon, ha? Pero yung babae po, gusto ko lang po... Alika, halika. Gusto ko lang po siya makilala. Di ba tapos ka na sa kubeta? Eto, eto ang unahin mo, ha? Tapusin mo muna to at siguraduhin mong malinis to, ha? Nako, wala kang iiwang dumi kung ayaw mong malintikan sa akin. O, oh, ayan, ayan. Sige, ayan, ha? Ito pa, dalawang kamay. Rita, ano yan? Ay, nakakalat yan. Oo nga po, eh. Nabangga po kasi ni Nathaniel. Ito nga po yung dinadampot ko. Ako na. Ako, eh, ilipitin mo mabuti. Oh, bilisan mo. Huwag mo iasa sa bata yan. Hindi niya kaya yan. Naman po. Iho ako na nito, ha? Rita, ikaw nang bahala dyan. Opo. Ako na po dito. Pasensya ka na, ha? Pinapasok na ako nung kasamahan mo si Tessie. Salamat ho sa concern ninyo, tita. Pero okay lang naman ho talaga ako. Okay, sige, sige. Upo ka dyan. Kuha kita tubig, ha? Salamat po. Basta tandaan mo, anak, ha? Pinangako ko sa nanay at tatay mo na ako mag-aalaga sa'yo. Ha? Kaso nga lang, nasa malayo ako. Yan lang ang problema natin. Ikaw kasi, kung bakit hindi ka na lang nag-asawa uli, anak. Busy ho ako. Kaya hindi ko na ho iniisip yung mga ganyang bagay. Rachel, anak. Alam mo, iba na yung may katuwang ka sa buhay. Huwag mo na akong gayahin yung tumanda ang dalaga. Ay, nako, tita. Ay, talaga, ho? Diba sabi ko nga ho sa inyo, yung trabaho ko ngayon at yung foundation na tinutulungan ko, yun ho yung nagpapasaya sa akin. Kaya wag na ho tayo mag-isip ng iba pang bagay. Ay, nakong! Siya! Mahal, ba tayo pang matulog? Bakit? May problema ba? Iisip ko kasi mga anak natin eh. Oh. Paano kung kagaya ni Nathaniel? Kunin din sila sa atin. Mahal naman. Imposibleng mangyari yun. Kasi legal yung mga papeles nila. Kaya hindi na sila pwedeng kunin ng DSWD sa atin. Hindi naman yun mahal eh. Paano kung isang araw may kumatok dito pagkatapos sabihin na sila yung mga tunay na magulang nila? Paano kung makamag-anak sila tapos sabihin na matagal na nilang hinahanap si Abby? O kaya si Hannah? Kung punin sila sa atin, hindi ko kakayanin yun. Mahal, huwag kang mag-alala. Kapag dumating yung araw na yun, ipaglalaban natin sila. Kasi tayo nagpalaki, bumuhay, nag-aruga na parang tunay na magulang. Hindi pwedeng baliwalain ng korte yun. Saka isa pa, ang importante, alam ng mga anak natin kung gaano natin sila kamahal, ha? Ay, simple nga. Thank you.
anak. Umiiyak ka po ba? Eh, anak, hindi. Alak-alak na lang nanay, ba't ako iiyak? Tay, nay, may problema ho ba? Ito kasi nanay mo gusto mag-anak ng kambal. Sabi ko, di pwede. Mahirap yun, di ba? Halika na. O, tuloy ko tayo, ha? Sige po. Panginoon, narinig ko na naman po yung boses ng babae kahapon. Kaya alam po, hindi ko po siya na naman naabutan. Sino po ba yun? Gusto ko po talaga siyang makilala. Sa ngayon po, alam ko pong kailangan ko munang gawin ang mission ko dito sa center. Uy, Nathaniel, ano namang kalokohan yan? Ikaw ba talagang bata ka? Baliw ka na ba talaga? At kinakausap mo pati yung bintanang yan? Po, hindi po Ate Rita, nagdarasal lang po ako. Dasal? Anong matutulong sa'yo ng dasal na yan, ha? Nako ha, umayos ka bago ka pamalintikan ulit sa akin. Nanggigigil na ako sa'yo, ha? Eto, eto, ha? Kabit mo dun sa kamang yon, tsaka dito, ha? Ligpitin mo to, ha? Ayusin mo! Opo, sige po. Dami tayong ginagawa. Kailangan ko na po talagang tulungan si Ate Rita. Dating na pagdating ko dito, pinarusahan na ako agad nila Ate Rita. Di niya ako pinag-almusal hanggat di raw ako tumitigil sa pag-iyak. Ako naman, kinulong niya ako sa bodega kasi nakatapon na ako ng tubig na inumin. Pero, kinausap niyo ba siya? Tinanong niyo ba kung bakit lagi siya nagagalit? Kung bakit mainit ulo niya? Baka may kailangan siya? Baka kailangan niya ng tulong? Psst! Hoy! Teka lang, ha? Ano yung nagsisismisan kayo dyan, ha? Hindi ba't kasabi-sabi ko na pag kumakain, bawal magkwentuhan? Sorry po, Ate Rita. Tinatanong ko lang po kayo sa kanila. Kasi gusto ko... At may nagsisismisan niyo talaga ako? Ikaw pa saway ka talaga, ha? Lumabas ka dyan. Ayaw mong kumain, di ba? Ayaw mo. Oh, halika. Eh, di huwag kang kumain. Halika rito, ha? Ako ang tunay na pag-asa natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Hindi po kami pinayagang makita si Nathaniel. Ang gusto ko lang pong malaman, kung ganun ba talaga yun? Iba-iba kasi ang patakaran ng mga ampunan, Abner. Depende yun sa pagpapatakbon ng center. Basta ba sumasang-ayon sila sa mga pinag-uutos ng opisina namin sa DSWD na mapangalagaan ng kapakanan ng bata? Eh, meron po ba tayong pwedeng gawin para makita man lang o makausap namin si Nathaniel? Ang pinakamaganda, makausap mo director or supervisor sa ampunan mismo. Pasensya na, Mr. Bartolome, ha? Pero may mali po yung social worker namin, si Rita. Kasi hindi po niya kayo dapat pinauwi agad. May protocol po kasi kami na dapat pinapunta niya muna kayo sa akin para nakapag-usap tayo at naipaliwanag ko sa inyong mabuti kung ano po yung mga patakaran namin dito. Yun na nga po, ma'am, eh. Ang ibig sabihin po ba nito, pwede na namin pong dalawin si Nathaniel? Sa punto pong yan, tama naman po si Rita. Hindi po talaga namin pinapayagan na bumisita o makita ng bata yung pamilyang aampun sa kanya. E paano nga naman po kung halimbawa hindi matuloy ang adoption, di po ba? Naintindihan ko naman po, ma'am.
Kaya lang po, baka meron naman tayong magawang paraan na makausap o makita lang namin si Nathaniel. Saka alam po namin na nangungulila yung bata sa amin, katulad ng pangungulila namin sa kanya. Naintindihan ko po. Alam niyo po, Mr. Bartolome, base po sa papeles na ito, no? Maganda po ang naging evaluation sa inyo ng opisina namin. At nakapag-ampo na po pala kayo dati. So pwede naman po siguro itong gawa ng paraan. Kailangan po siguro na gumawa kayo ng sulat na magpapaliwanag sa mga boss ko kung bakit kailangan niyong mabisita at makita si Nathaniel bago po lumabas ang desisyon ng adoption papers niyo. Talaga po, ma'am. Naku, napakagandang balita po nito sa pamilya ko. Sige po, maraming salamat po. Sige po. Ma'am, sorry na po. Pwede ba, Rita? Ayusin mo na nga yung trabaho mo, ha? Paano mo naman ako aasahang itulak yung promotion mo kung ganyan ang pinagagagawa mo? Ma'am, sorry na po talaga. Hindi na po talaga mauuli. O sige, pupunta ako ng regional office. Ikaw nang bahala dito, ha? Sige, ma'am. Ako pong bahala. Sige. Ate Rita? Ayos na po ba kayo? May problema po ba kayo? Meron po ba akong maitutulong sa inyo? Naku, alam mo ba dahil sa'yo, ha? Napagalitan ako. Dahil sa sumbong ng tatay mo. Kayo humanda ka sa aking bata ka, ha? Ha? Rita, sandali po. Naku, hindi! Ano po? Talaga po tayo, pinayagan na po nila tayong bumisita kay Nathaniel? Oo, pero kailangan pa natin gumawa ng sulat para makumbinsin natin sa bahay ampunan na makita natin si Nathaniel. Uy, ano pa hinihintay natin, mahal? Halika, nag-gumawa na tayong sulat. Dali na. Oo, sige. Simula na. Inday, ito na po yung paper. Pengi, pera mo, ano, ayun. Dali, baka may buwapin ka pa, anak. Siguraduhin mong hugasan mo yan. Tanggalin mo itong itim-itim na to. Tapos yon yung sebo. Tsaka dapat wala ng mantika, ha? Yan, tapusin mo, hugasan mo lahat. Apo, kung ngayon po ang gusto nyo. Bakit ngingiti-ngiti ka pa dyan? Niloloko mo ba ako? Hindi po. Ang totoo po, gusto ko lang po kayong maging kaibigan. Bakit? Ano mo pala ako sa'yo? Pagkaibigan po ba, kailangan may mapapala? Ama, natural! Sabi nga ni ABL, kailangan lahat ng pipiliin mo sa buhay mo patungo sa pag-asenso mo. Sa'yo, wala akong mapapala. Kaya hindi kita pwede maging kaibigan. Diba? O, ito, kaibiganin mo. Yan, ha? Tapusin mo lahat yan, ha? Siguraduhin mo malinis yan. Ngayon na, bilisan mo. Nakikiusap po kami sa inyo na sana mapagbigyan niyo ang kahilingan namin na mabisita namin ang anak kong si Nathaniel. Siguro po, para sa inyo, mali ang tawaging anak namin siya dahil hindi pa naaprubahan ang adoption papers namin. Pero para sa akin, sa asawa ko, sa pamilya ko, anak namin si Nathaniel. At bilang isang magulang, hindi niyo po maaalis sa amin ang mag-alala. Alam namin na naaalagaan niyo siya dyan sa ampunan. Pero hindi ko pa rin po mapigil ang isipin kung nakakain kaya siya ng mabuti. Nalulungkot ba siya? May kaibigan na ba siya doon? O may umaaway sa kanya? Minsan kasi, yung batang yan, may pagkakulit din. Hintayin mo lang kami dyan, Nathaniel, ah. Pangako namin sa'yo, makakadalaw rin kami dyan. Please po, payagan niyo na po kami na makita si Nathaniel. Kasi po, miss na namin siya. At sigurado po ako, ganun din po siya sa amin. Kawawa naman po yung kapatid ko pag ganun. Nay, kumuha na rin kami ni Abby ng sulat. Uh-huh. Baka po makatulong sa pag-commente sa kanila na makita na natin si Nathaniel. Ate. Oh. May sulat ka rin? Kailan ba yung gusto makakita kay Nathaniel? Ako din! Huwag kayong mag-alala lahat, ha? Sigurado ako, sa sulat na to, makikita na natin si Nathaniel. Yay! Tignan mo, Nathaniel, anak ko. Ang daming natutulungan bata ni Nainay. Alam mo, Nathaniel, anak, para sa'yo itong ginagawa ko. Kasi alam ko, matutuwa ka kapag nakikita mo marami akong batang natutulungan.
ko masaya ka dyan sa langit, Nathaniel, anak. Kala mo siguro tapos na ang parusa ko sa'yo, no? Nag-uumpisa pa lang ako. Hmm? Dito. Diyan ka matutulog. At hindi ka maghahapunan para malaman mong hindi ako dapat kalabanin. Ate Rita, bakit niyo po ako pinaparusahan? Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Una, epal ka. Pangalawa, dahil sa'yo pinagalitan ako ni Ma'am. Ngayon nanganganib ang promotion ko. Kaya dapat ka dito para magtanda ka! Pero, Ate Rita! Ano ba? Sorry po, Ate Rita. Kung sa tingin niyo po, may kasalanan po ako sa inyo. Maniwala po kayo. Gusto ko lang po kayo tulungan. Dahil gusto mong hindi na kita parusahan. Ganun ba? Hindi po. Hindi po lahat katulad ng iniisip niyo na dapat lahat may kapalit. Alam niyo po, si Tate Ebner at ang pamilya niya, tumutulong po sila sa kapwa. Dahil gusto po nilang tumulong at hindi po sila naghihintay ng kapalit. Kumahimik ka nga. Wala kang alam, Nathaniel, ha? At saka alam mo ba, kung magsalita ka, parang kala mo ang galing-galing mo. Wala nang ganun ngayon. Wala nang tao magbibigay ng sarili ng walang kapalit. Kung meron man, hindi aasenso. Pero, Ate Rita... Patulog ka na!